What's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, saang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. O dito guys, comment reaction lang tayo dito kay Taong Gala sa kanyang Kalye Survey patungkol sa ating pandemic hero sa Divisoria. At ini-interview siya dito ni Lemor. Alamin natin ang mga pangyayaring ito. At mag-side comment tayo kung ano ang may co-comment natin sa mga kaganapan. PG, magandang araw. Ayan, alright, magandang gabi sa inyo lahat. Buti nga, nagising ako. Bakit mo nasabing walang masyado nakakakilala kay Boss FLM sa lugar ng Divisoria? PG. Okay. So kahapon pumunta tayo sa Divisoria. At ang pinasukan kong kalye is yung Santa Cruz going to Tondo. Doon kasi nakaano yung mga nagtitinda. Hindi naman sabihin totally kasi yung entrada ko mayroong nakakikilala eh, mayroong pa rin nagsasabing kakilala ko siya, isasama siya. Pero habang nasa gitna na marami na yung napansin ko na nagsasabing hindi siya kilala, ilag silang magsabi, tinatanong mo. Hindi nakikita ko walang mga tarpulin doon. So, meron silang mga binabanggit na mga politiko, no? Ayun, ikaw na rin nagsabi para Taong Gala, ilag sila. Tama 'yan dahil Marcos yung tinatanong mo, siyempre baluarte ni ano 'yan, baluarte ni Isko diyan. Sa Maynila, siyempre. Siguro, yung mga napagtatanungan mo ay nakatikim sila ng kaunting ginhawa mula kay Isko. Tapos, kumakandidatong Pangulo. Kaya, baka ini-ignore nila ang Marcos. Alam naman natin, Marcos yung kalaban na malakas ni Isko. Kaya, maaring ganon. Ganun lang yung kasimple. Meron mga sinasabi sila mga politiko. Sabi niya, kilala namin ito, pero ito, hindi. So, ako man ay nagtaka kasi sa mga sorbi natin, ako hindi ako nagdadala ng tarpulin, Tolrimor, kasi una naglalakad kami, medyo mabigat na para sa akin eh. So, talagang ito lang camera at yung ano ko, yung pagtatanong. So, yun naman yung estilo natin. Maraming nagsasabi, no? Katulad ngayon, may mga comment akong nababasa na sana nagdala ka ng tarpaulin, mukha mo lang naman yung dinadala mo, hindi naman yung ano. The reason why kung nagtatanong tayo, ang tekniko kasi ng pagtatanong, di ako nagsasabi, kilala mo si Idol, kilala mo si Boss FLM. Direkta sinasabi ko, kilala nyo ba si Francis Leo Marcos? So hindi yun ano, hindi yung punto kung sabihin natin. Hindi wala kang ginamit na salitang idol, wala kang ginamit na boss kasi para yung tinatanong mo ma-recognize siya na malaman niya kasama. Hindi ka kasama sa grupo, ibig sabihin hayaan mo siya makapagtanong at makapagpahayag ng wala siyang alinlangan kasi pag sinabi mo kilala mo si Boss FLM, syempre magdadalawang isip yung kasi sabihin tauhan. Siyempre, kung may dala kang tarpaulin, nakikita na agad. Di siyempre, ano na, parang pinapakita mo na agad. Maganda yung dala niya na hindi niya sinasabi. At least, malalaman mo talaga yung tao kung totoo yung sinasabi niya. Ay, okay yan, hindi siya nagdadala ng tarpaulin. Kumbaga, wala siyang pagkakakilan lang. Hindi siya nag-t-shirt ng FLM. Maganda yan. Yan mo talaga, tunay na survey yan. Kumbaga, walang halong pagpapaimbabaw. Kumbaga, yung totoo lang na nakakilala ang may sasagot dyan. Maliban na lang, pag-basher, kagaya niyan, yung sinasabi ko dahil baluarte ni Mayor Isko dyan, na nakaranas din sila ng kaginhawaan, nabigyan sila ng, siyempre, Divisoria, Tondo yan. Nabigyan din sila ng condominium, ay talagang i-ignore yan si Idol dahil kahit alam nila na nagbigay pa yan ng bigas dyan. Dahil sa kung yung napagtanungan man ni Taong Gala ay nabigyan ng
isang pabahay ni Yorme, eh, siyempre, lalo na alam nila na vlogger na nakabideo. Eh, paano yan? Kung nakita ng mga bataan ni Mayorisco, di ba? Ganun lang yung kasimple. Kaya, yung iba, maaring talagang i-ignore nila. Ganun lang yung kasimple. Kaya, maganda yung ginagawa ni Taong Gala para tunay yung kanyang survey, hindi scripted, ika nga. Ito ni Francis Leo nagtatanong sa akin. So, kumbaga, ang technique kasi natin ng pagtatanong, ina-isolate natin yung sarili mula doon sa FLM family. Ito yung mga magagandang punto kasi sinasabi ng iba na ay paano ka sasagutin eh? Ikaw nga hindi mo nga sinasabi na kasama ka doon dahil Francis Leo Marcos na lang ang ano. Yan po ay pamamaraan po ng pagtatanong na natutunan ko rin sa mga training na aking napagdaanan. Na kung gagawa ka ng survey, huwag mong ipasok ang sarili mo bilang kabilang doon sa usapin ng itatanong mo para makuha ka ng punto na parehas. So nung nag-ano na ako doon sa Divisoria, takot sila, ayaw nilang magsalita, maraming ganun. Ano sa tingin mo ang dahilan? Okay. Ako nagulat din na Tolimor. So sabi ko doon sa kasama ko kay Pinturados, lipat tayo ng venue kasi hanggang sa dulo wala na. So lipat tayo ng venue, punta tayo ng Santa Cruz. Huwag ka nang magtaka, Maynila yan eh. Yun na nga yung sinabi ko, maaring ikaw na rin na nagsabi, Taong Gala, na parang takot sila, ayaw nila magsalita. Eh siyempre na, eh kung nabiyayaan nga yung sinasabi ko ng baluarte ni Mayor Isko yan, Divisoria, di ba? Eh, dyan talaga, sa Tondo, malapit yan, Tondo, Divisoria, dyan na yung mga nagpamudmud na ng mga pabahay, 2,000 ang naipamigay na pabahay dyan ni Yorme. Oh. Di siyempre, lalong-lalo na, kung nabiyayaan sila, eh talagang i-ignore ay tinatanong mo isang Marcos, ay yung kalaban ni Mayor Isko ay si BBM nga. O, oh, di ba? Talagang madi-deny talaga si Idol yan. Kahit na alam nila na nagbigay din si Idol kay Mayor Isko ng 250 sacks of rice, ay talagang i-deny nila. Yun ang aking opinion dyan. Nung sumakay na kami sa sasakyan, ito yung abangan nyo sa part 2. Kasi nung sumakay na kami ng sasakyan, napagtanto ko yung tao nung tinanong ko, sabi niya, sir, hindi kayo sasagutin ng maayos dyan. Galit sila sa vlogger. Sabi ko, ayun. Ay, bakit? Sabi niya, kasi, dito kasi sa Divisoria, kapag may papasadang vlogger, may kasunod yan na demolition team. Yun na yung practice ayun, nila. Kaya pala. Ah, sabi ko, kaya pala. Kasi magtaka ka, Kuya Limor, no? Magtaka, Tol Limor. Sasabihin mo, kilala niyo ba si Francis Leo Marcos? Maaring isa pa yun. Isa pa yun siguro, yung may trauma sila. Ganon. Pero para sa akin, baluarte ni Mayor Isko yan. Kaya yung sinasabi ko, Divisoria, nandyan yung mga vendor dyan, ay na, baka nabi, yung mga maliliit na vendor dyan, siyempre alam natin maraming squatter area nga yan, pinagawa niya ng condominium eh. Kaya maraming nabiyayaan ng ano diyan, bahay, pabahay. At isa na siguro diyan karamihan na mga nagtitinda sa Divisoria. Ganun lang 'yon. Ay hindi, sabi niya, hindi namin kilala 'yon. So wala na, trap ka na agad. Ah, pero ako, andiyan pa rin yung pagpapakilala ko, sasabihin ko. Ah, siya yung nag-viral sa Facebook sa pamamagitan ng Mayaman Challenge, ng ganito, ng ganon, ng ganyan, ng ganyan. Siya yung tumatakbo ng ganon. Kasi, para at least, hindi man niya kilala, makapag-iwan naman ako sa kanyang isipan na, eto, kumbaga, nakuha mo pa rin yung purpose. No? Ang masakit lang kasi, katulad ngayon, kagigising ko lang, nag-check ako, kasi nag-check ako ng comment section para mas ma-enhance ko pa yung pamamaraan ng pagtatanong sa susunod. May mga negative comment na nagsasabi na, mukha mo lang yung dala mo eh, hindi ka naman nagdala ng tarpaulin. Hindi ho ako kami magdadala ng tarpaulin. Sino ang iyong mga nagsasabi na yan? Hindi ko naman alam kasi ano eh, mga alam mo naman, walang mga mukha. Pero may mga ano doon na FLM. So siguro hindi natin alam yun. Siyempre, kung sa atin yon
na-appreciate naman nila yung pamamaraan. Pero samantalahin ko ng pagkakataon habang nandito ako. The reason why na hindi kami nagdadala ng tarpaulin, dahil una, naglalakad lang kami, mabigat, wala kaming sasakyan. So medyo mabigat yon. Pangalawa, tulad ng sinasabi ko, mas mainam na wala kaming dalang tarpaulin kasi sa sorbet na ito, kaya natin ginagawa ito para malaman natin yung tunog. Once na nababanggit ang pangalang Francis Leo Marcos, yun yung ano natin eh, yun yung basihan. Tama. Sinabi tayong Francis Leo Marcos, wala kang ipapakitang tarpaulin, wala kang isasabi. Di ba masarap banggitin na, ay oo, kilala ko yan. Dahil oo, tama, yan yung tunay. Hindi yung nakikita na nila agad. Sa Bacaran, ay sa Divisoria na nakita ko na ganito yung resulta. So, isa yun naman sa factor nung nagtanong ako doon sa driver, na sinabi niya na medyo takot sila sa vlogger. So isa 'yon. Pero sa kabilang dako, dapat i-consider pa rin natin ang punto na hindi siya kilala. Huwag tayong masyadong kampante na ay hindi ganoon. So i-consider natin yung nakuha nating idea na hindi siya kilala doon sa lugar na 'yan. Para bakit? Para at least yung ating mga campaigners pumunta doon, maglagay. Mayroon namang maglalagay ng tarpaulin o saan yung pinuntahan ni Kuya TJ. Di maglagay tayo ng tarpaulin doon. Then at the same time, halimbawa, after 1 month, balikan natin. So balikan natin yun. Kasi ako ganun ang... alam nyo, may sinusundan akong programa dito sa Calle Sorbi. Ito lang kasi ang alam ko na pamamaraan para dalhin at bitbitin ko ang pangalang Francis Leo Marcos para makatulong ako sa kanyang kampanya. So, yung mga lugar na ganyan, babalikan ko yun. After 1 month, ano nangyari? So, kumbaga ito, reporting ito, kasi marami tayo eh. Marami tayong campaigners. Mayroong naglalagay ng tarpaulin. So, sasabihin ko, kaya sinabi ko na, lagyan ng tarpaulin itong lugar na ito. After 1 month, balikan natin, nalagyan na ng tarpaulin, balikan natin yung issue, tanungin uli kung nagbago na yung kanilang pananaw. So, hindi, siguro ang main factors doon bakit di sila nagsasalita is yung natatakot nga sila sa vlogger. Kasi magiging imposible naman na sasabihin na taga Metro Manila yan. Tapos hindi kilala si Boss FLM. Napakalaking ano yan, kalokohan. Kasi may mga lugar dyan, di ba na nakapag-humanitarian pa tayo? Di ba? Yes. So, siguro ang main factors doon bakit hindi sila nagsasalita, takot nga sila doon sa demolition. Na ang isipin nila after nito mag-undergo ng interview, kasunod dito i-demolish tayo sigurado. So yes, naging aral na sa kanila yun, naging aral na eh. Na huwag kayong makipag-usap dyan, huwag kayong magpapabideo dyan. Kasi sabi nga nila, yung pamamaraan daw is binibidyohan lang yung mga paninda nila and then i-report on. Kaya nga, minsan yung nagsasabi, ay sir, pwedeng walang video, pwedeng walang camera. Yun ang sinasabi niya. Hesitant sila makipag-usap, especially pag may camera. Oo. So, ang isa sa isa din sa indicator natin para makuha natin yung punto na yan, may naman ako eh, natandaan ko naman, siguro after a week, babalikan ko sila, mag-i-interview ako ng walang camera. Para at least, pwede natin makuha na, okay nga, totoo nga, ganito. No, pero, sa mga kaibigan natin, na nanonood ng ating Calle Sorbi sa lahat. Sana ho, i-consider ninyo, kasi minsan may mga nag-PPM sa akin, di ko na lang sasabihin, no? Sasabihin na, TJ, bakit parang wala kang respeto, Francis Leo Marcos na lang. Kasi ho, pag yun ho, pinapaliwanag ko, pag sa Sorbi ho, base po sa aking kaunting nalaman sa isang training, once na nagkakanta ka ng Sorbi, never mong tatawagin na boss, idol, para hindi nila makita na affiliated ka doon sa punto na inyong kukunin. Para kumbaga yung substance na gusto mong kunin ay makuha mo dahil nakita nila na hindi ka kasama doon sa tinatanong mo. Tama. Iba ang sagot nila. Kumbaga, pag sinabi mo si idol, ibig sabihin idol pala yung tinatanong niya, idol niya pala. O, di ba? Ganun lang yun. Kaya tama yun. Para kumbaga, parang hindi mo pinapakilala yung tinatanong mo. Kumbaga, yun yung dun mo malalaman kung talagang kilala sa pangalan lang. Ganun lang yun kasimple. Kaya yung ibang mga kasolid natin, wag na nating punahin yung effort ni taong gala. Kumbaga, magpasalamat po tayo dahil may isang taong gala na kasama niya
si Pintorados. Yan, tangkilikin natin ang kanilang mga ginagawa. Dahil mahirap po yung ginagawa nila. Bukod sa, siyempre, yung i-approach mo yung hindi mo kilala, hindi mo alam kung barumbado yung mapagtatanungan mo. Kaya napakahirap ang kanilang ginagawa. Saka pagod din yan. Kumbaga. Kaya, palagay ko, siguradong mabibiyayaan sila pagdating ng panahon. Yo. Ang kalisurbi natin, hiniwalang edit yun ha. Kaya pinapalabas natin yung nagsasabi na hindi. Kasi kung ang ipapalabas natin yung puro uulang, hindi natin makukuha yung talagang tunog ng tao sa isang lugar. Pero, sa loob ng mga series ng kalisurbi natin, talagang nakikita natin na andyan yung tunog. Kilala siya. Okay, marahil nagulat lang sila dito sa Divisoria. Kasi ako man nagulat ako dito sa Divisoria. Sabi ko, grabe. Sabi nga nung cameraman ko, yung kasama ko, sabi niya, "Sir, mukhang na-stress ka talaga. Nakikita ko sa camera." Sabi ko, "Oo nga, nararamdaman ko, kaya medyo hininto na natin." Siyempre, tayo, masakit yun dahil sa puso natin, bit-bit natin si Idol FLM, tapos gano'n, no? Mapapasok ka sa isang lugar na gano'n. Parang ang hirap din matanggap. Pero sa kabilang dako, hindi tayo dapat magalit, magtampo. Proseso natin. O kita nyo. So, tanong pa rin ako, pinalitan ko na yung tanong, bakit gano'n sila? So, nung ang tanong, tinanong ko doon sa sinakyan namin na, bakit gano'n yung behavior nila? Natumbok natin. The reason why ganun sila, kasi takot sila pag may vlogger. Actually, masabi nga nila, parang ano sila sa media eh. Kasi mayroon nga doon ABS-CBN eh. Nagkasalubong kami. May ABS-CBN doon na i-interview. Kampante naman sila. Pero sa akin, parang ilag na ilag sila. So, hindi ko lang alam kung sa ibang kalsada. Kasi ang tinumbo ko yung kahabaan ng rekto at saka yung Santo Cristo going to Tondo. Ito, sabi ni George Alcaraz, ano? May mga botante dyan na nagsalita na taga Manila na once the D-Row nila ibinoto si Isko, napanood ko na yan sa isang vlogger, kaya tahimik na lang ibang botante dyan. May mga ganong factors ba na naramdaman ka na may parang control sila na hindi pwede magsalita ng ibang kandidato ang boto nila? May mga ganon ba? Parang gano'n, naramdaman ko eh. Kasi pag nagtatanong, alam mo naman yung bukal sa loob nila na sasabihin hindi kilala eh. Kasi unang entrada, pasok mo. Halimbawa, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Nagsasagot ng oo. Tapos pag pinapalali mo na yung usapan, "Sige ho sir, hindi ho kami magpapa-interview." Sige ho, gano'n. Mayroong mga taong gano'n pa rin. So doon, magtataka ka na. So ibig sabihin, mayroon isang power na nakapasok doon sa kaisipan ng mga tao, doon sa community na yan. Hindi lang natin alam kung ano. May posibleng may mga, kung ano, hindi natin alam. No? Mahirap tayong magsalita ng diretsuhan. Kahit una, hindi naman. Basta't ang nakita lang natin, yung takot sila. Pero, kaya nga sinasabi ko, abangan nyo yung part 2 kasi maraming may nagko-comment sa akin ng negative din. Huwag nyo naman ho akong sisihin kung hindi naman ho lahat. Yun na nga yung sinabi ko. President, taong gala. Baluarte ni Isko yan. Diyan siya, kumbaga, diyan siya naglingkod na nakita naman natin ang ginawa ni Isko diyan ay kahanga-hanga din. Hindi natin mapagkakaila na maganda talaga ang ginawa ni Isko dyan. Kung yun nga yung sinasabi ko, maraming napamahagian ng pabahay dyan. Lalong-lalo na yung mga vendor, yan ang yung squatter area kasi dyan, malamang yung mga karamihan kasi dyan na binigyan ng pabahay sa squatter area. Dyan yung kahirapan sa Maynila na binigyan niya ng mga bahay. At malamang sa mga vendor dyan, tunog na tunog yan. Kaya, solid sila. Solid sila kay Isko. Kaya, Marcos yung ipinapasok mo. Kaya, wag na tayo magtaka dyan. Ganun lang kasimple yan para sa akin. Baluarte ni Isko yan eh. Kumbaga,
Ah, wag mo lang ano yan, wag mo lang balikan kung para sa akin yan dahil baluarte ni Isko yan. Kung sa bagay, ano naman yan, senador naman, pero siyempre Marcos pa rin yan eh. Kaya meron silang phobia dyan kumbaga sa Marcos dahil kalaban nga ni Isko. Pero maganda na rin yan at naipapakilala mo, magkaroon nga yung sinabi mo na magkaroon sila ng kaisipan man lang dahil sa Senado nga, maaring may boto nila dahil ang ating Francis Leo Marcos ay tapat naman sa kanyang hangarin. Tingnan mo naman, binigyan niya ng 250 kaban. Yan ang banggitin mo at nagbigay din kamo si Idol ng 250 sacks kay Mayor Isko para ipamigay sa mga nangangailangan. Iyan ang itatak mo rin sa kanila. Lahat ng ipap, mas mainam po na ipalabas natin, ipakita natin kung ano yung napulot natin na minsan may mga hindi naman yan negative eh. Para sa akin hindi siya negative kung sabihin nilang Francis Leo Marcos. Hindi siya negative. Bagkus iyan ay isang positive indicator na masigit pa natin ma-enhance yung ating pamamaraan ng pagpapakilala sa kanya. Ayan. Panoorin natin tong kanyang ano pagpunta. Ayan na. Si gumagalang tao. Kaya taong gala, iyaw, magang maga pa, mga alas 5 pa lang yan. Talaga naman. Bilib tayo kay taong gala talaga. Ayan, pagtatanong siya dyan. O konti pa lang mga tao dyan ha. Pero dyan, gabi talaga ang alam ko dyan na palengke. Gabi. Maraming namamalengke yan. Tingnan mo, gabi. Gabi pa lang, may namamalengke na. Eh, may sumusunod na camera. Di siyempre, parang inspection din yan, iniisip nila. Kaya, ilag sila nga. Ilag nga sila sa kuwan. Sa araw na ito, ayan, mayroon po tayong nakilalang isang parking attendant dito sa Divisoria, si Tate Ramon. Tara, samahan natin. Hey, good morning, Tate Ramon. Ako ho si Taong Gula, kasama ko si Venturado. Okay. Isa ho sa katanungan ko, Tate Ramon, kumusta naman po yung buhay-buhay natin dito sa Divisoria? Kailan naman, nakakaraos po man sa pangaraw-araw. Ayun yung parking attendant dito. Opo. So, napangalan yun ang pagbabago ng Divisoria, no? Dati masikip, pero maluwag na. Okay. Ito sa iyo, katanungan ko sa iyo, kilala ko pa ang isang Francis Leo Marcos. Na kilala ko lang po sir sa ano sa balita. Ano pong pangalan niya sa balita talaga kasi ulit-ulit naman may balita yun. Oh, hindi man siya ibig sabihin personal mong kakilala pero narinig mo ano po. Ano ang pagkakaalam ko sa kanya o pagkakaalam ko sa kanya? Yung ano ko sa balita, parang maganda siyang tao. Oo, siya po actually yung namili. Dahil nanunulong, iya, tama po yung pagkakarinig ko ninyo. Siya po yung nag-viral na umulong nung panahon ng pandemya. Ang unsa kasalukuyan. Kilala naman pala. Sa mga may mga tao lang na hindi nakakilala. Sa tatanungan ko tayo, kasi tatakbo siyang senador, number 44. Opo. Sa tanong ko, meron tayong pipiliin naging dalawang senador sa kasalukuyan. Opo. Sakali man, may isasama po ba sa listahan ng kanyang pangalan? Nila, sama siya dahil po siya ay tumutulong ako. Oh, tingnan mo. Sasama pala niya eh. Tumutulong po siya. Okay. So kung magkaroon ng pagkakataon, halimbawa, nakaharap po siya, anong sasabihan niya bilang isang parking attendant? Hindi siya pag nakilala ko siya ng gano'ng pagkataon niya, hindi papasalamatan ko po siya. Papasalamatan? Na siya ay boy, nakakatulong. So may babatiin po ba kayo tayo? Kahit siya, babatiin ko po siya ngayon. Maraming salamat po, Leo. Sa pagkakumaga po sa inyo. Dahil ikaw ay marami na natutulungan ng tao. Yeah. Maganda pala yung pambungad.
baka meron lang mga natin ay kilala niya, bagamat hindi man personal, no, sa larangan lamang ng YouTube at Facebook. Maging sa balita ay sa kanya nakilala ang San Francis Leo Marcos na tumutulong at may sasama niya. Maghahanap pa tayo, samahan niyo kami. Maghanap ka naman ng hindi makakilala. Yan yung pagtawid namin dyan. Lahat dyan, wala na. Zero ako dyan. Ah, dito na raw. Yan, mula sa babae na yan. Ayaw nila magpakuha, no? Ayaw. Pero lahat sila nagsasabi hindi. Kasi mga, ito observation ko kagad, Kuya TJ. Unang-una, yung mga naandyan sa may gilid ng kalsada, mga ambulant vendor yan. Yes, kaya ayaw nila. Negative talaga yan. Kasi pag, siguro may, until now, may mga clearing operation pa rin dyan sa lugar na yan. Kaya, medyo makikilala sila. Ambulant vendor, ano, kumbaga, yan yung mga tumatakbo yan pag may inspeksyon. Yun. Kaya, kumbaga, ayaw nila. Kasi mapipicturahan sila eh. Na nandun sila sa gitna ng kalsada, bawal yung kanilang ginagawa. Kaya ayaw talaga magpa-interview. Ganon lang kasimple, kaya mali yung napuntahan mo siguro. Ganon lang yon, taong gala, palagay ko. Medyo takot silang magsalita kasi makukuhanan silang takot. Video at the same time. Yun, tama. Baka nga mamaya, yung kasunod mo, MMDA. Yun yung nakikita ko isang problema. Nila, oo. Tama. Yun ang nakikita ko isang problema. Tuloy pa natin. Kasi, unang-una, yung pwesto nila, hindi pinapayagan yung ganon eh. Mm-mm. Pero yung mga nasa lugar na may mga pwesto talaga, tingnan natin mamaya kung may hesitant din. So ayun mga kaibigan, nandito naman si Tatay, isang patsyak vendor, isang patsyak, ano? Tay, anong pangalan tay? Edgar. Tatay Edgar, ang tanong ko, kilala niyo si Francis Leo Marcos? Paano magkakilala po ninyo? Kilala rin namin doon sa internet yung nabigay siya ng ngayon. Oh, kilala. Dahil padyak vendor siya eh. Ay, padyak siya eh. Hindi siya vendor na hindi bawal yung ganyang ginagawa. Ayuda, panahon ng pandemya, no, hanggang kami sa lumoyan. Kaya ako namin itatanong kasi tumatakbo siya senador number 44. Tayo naman ay mimili ng 12 senador sa ngayon. Ang isang katanungan ko, may sasama sa listahan mo ang kanyang pangalan. Sakali man. Pwede. So pag ilan kaya? Pag isa na kayo. Pang-apat. Ano ko ang sasabihin mo sa kanya? Magkaharap ko siya? Oh, ano po? Sa ngayon, halimbawa, nakaharap ko siya, nariyan siya sa harapan ko. Anong sasabihin mo sa kanya bilang isang badyak? Operito. Sabihin kanya, pasalamat na ako kung ito yung narayon na makatulong ninja sa amin ng mga pagsyak. Mapansin mo, Tol Limot, tumutunog yung mga nagbibenta ng sigarilyo, sumusunod sa amin yun. Tingin ko yun ang lockout kung may mga kasama kami. Yan ang parang Morse code eh. Huwag kayo magsalta. Sinusundan na kami nun, tapos takatak sila ng takatak. So, parang gano'n. Parang may code na ano eh. Oo. Kuya, may babatiin po ba kayo? Wala na. So, yung mga kaibigan, si tatay no, sa Osyang Padyak, operator dito sa Divisoria, at ang ayon sa kanya, ay hindi man niya kilala. Bagamat hindi man ganap na kilala ang San Francis Leo Marcos personal, narinig lang sa internet, nakita lang sa Facebook at YouTube, pero may sasama niya sa panahon ng politika. Thank you so much, Daya. Maraming salamat. Yeah.
So ayun po mga kaibigan, nakapag-ikot na kami rito, nakapagtanong na kami, mostly mga pito na ang aming napagtanungan. Karamihan sa kanila, nahihiyang magpa-interview. Bagamat isa sa nakita ko, sabi nila, hindi nila kilala ang isang Francis Leo Marcos. So, pag ganun pa man, hindi po tayo susuko at maghahanap rin tayo ng mga taong makakausap natin para malaman natin ang tunog ng Maynila. Dito. So ayun mga kaibigan, nandito si Nanay, isang vendor. No? Magandang umaga. Ako po ng taong gala. Ano ang pangalan ni Nay? Rosalina Lopez. Rosalina. O Nay Rosalina, kilala si Francis Leo Marcos? Hindi po ka po kilala. Si anak po ni Marcos lang po. Oo. Ang nakikilala ko. Ang nakikilala ko. Si Francis Leo Marcos, siya po yung nag-viral sa Facebook at YouTube na namimigay ng bigas hanggang sa sumulat. Oo, sila po yun. Hindi nyo ko kilala. Kuya TJ, ano yung sinabi ng lalaki? Ay simigaw kanina. Ayun, yung sinabing ano daw, magbabiral ka sa ano sa YouTube, sisikat ka. Sinasabi nila. Usually pag ganyan, meron nang nakasunod din sa amin ano sa likuran, may nakasunod sa amin. Ng mga tao. Ito si Nanay, hindi niya kilala, sinabi niya, hindi niya. Ang kilala niya. Ay. Po'y tumatakbong senador number 44 sa kasalukuyan. Yan po nga sana. Okay mga kaibigan, ito sa wakas may nakakakilala. Ito talaga si Putin, may kasama pa pala ng cameraman. Ano ang pangalan, Nay? Anita. Anita, ito po sa inyo. Matagal na po kayo nag-tindin dito. 1 year pa lang. 1 year. Okay. Kaya po kami nag-iikot ngayon kasi gusto namin alamin dito sa Divisoria kung ano ang gaano kakilala sa Francis Leo Marcos. Ilag talaga sila pag may camera. Tingnan mo naman. Mobile vendor na naman yan. Bawal kasi yan. Mapipicturahan si nanay dyan. Kaya ilag sila. Ganun lang yung taong gala. Ikaw tingnan mo, may kasama ka palang camera, sabi niya. Kaya biglang umilag siya. Pero ano eh, naano mo na eh. Natanong mo na siya, nakilala niya eh. Kaya tumuloy na siya. Pero sinabi niya, ito pala si Bossing, may kasama palang camera, sabi niya. Oh. Ibig sabihin talagang ilag sila sa camera dahil mapipicturahan talaga sila. Mapapanood ni Yorme yan. Yun ang kinatatakot nila. Ganun lang yun. Ayan, tuloy natin. At huling ano na rin natin to kasi mahababa na. Konting shoutout na pagkatapos nito. Kilala niyo po ba siya? Hindi ko po na ano mo talaga yan. Ngayon ko lang narinig yan na namimigay siya ng bigas. Tapos ngayon tatakbo na ngayon. Pansinin mo to, Limor, ha? Pansinin mo yung sinabi niya. Hindi ko... ang sabi ng babae, hindi ko kilala siya. Ngayon ko lang narinig na namimigay siya ng bigas. Wala pa naman akong sinabi. Di ba na... hindi ko pa sinabi. Teka lang kayo, TJ. Mandalagat, lamabas ka muna kasi wala ka na naman. Ayun, guys. Narinig na natin na medyo umiilag na si na mother nung may camera na. Ganun lang yung kasimple. Nung may camera na, parang umiilag na siya. Yun. Kaya, at may maalam ko, marami kilala nila si Idol, yun ang aking vibration dyan. Medyo umiilag lang sila. Ayaw nilang mapicturahan dahil lalot may camera. Ayun lang yun. Ayun guys, at konting shoutout lang tayo dito sa inyong mga messages kasi konti lang naman ito. Konti lang ang ating views dito eh. Sabi ni Edith Pastelero. Ayun, naghang pa tayo. Paano nga yan? Naghang. Anong nangyari na naghang? God bless us all, both for FLM, God bless you, sabi niya. Neserata Miller, Sir Francis Leo Marcos, he's a noble and wealthy loving man.
and philanthropist kind-hearted person. Please, let us vote FLM for Senator number 1, 2022. Bill Macaluya, I love Marcos. Belen Kadangan, SG Abra, number 1, Sir FLM sa Senado, number 44, Senator Francis Leo Marcos. Agbiak, good PM, Sir Roman Carino, and all solid FLM family. Gina Morpe, FLM for Senator. Ernesto Mayugba, Mang Roman, isama at kunin nyo naman, Ma'am Luwan. Si Miss na namin yan. Ayun po ay tinanggal na po sila ni Idol dahil po medyo kumbaga po ay parang hirap po yung kita ng mansyon. Ganun lang po yun. Nagbawas po ng overhead. Siyempre alam nyo naman si Idol medyo gipit din ngayon dahil nasa loob hindi magalaw. Ganun lang po kasimple. Kaya sana maintindihan po natin. Ernesto Mayugba, pati si Atty. Johnny, wala na rin. Paano yan? Patumulong din, mag-campaign din, ibalik nyo na rin. Nandyan lang po si Atty. Johnny, kailan lang po nagpakita sa live ni Lemore. Nandun siya sa mansyon. Jeline Domsky, hala, wala na ba talaga si Atty. Johnny? Nandyan po, hindi po nawawala si Atty. Johnny. Briner Colliera, we need to support our pandemic hero idol FLM SWB, the signatory for senator. Please. To all subscribers na nagmamahal kay Idol FLM, we need to do single vote for landslide winning for FLM senator number 44 sa balota para sa tunay na pagbabago. Si Idol FLM SWB ang ating iboto. We need him because all, everything in the land of the Philippines are expensive now, especially any kind of oil products. Gasoline, diesel, and kerosene are getting expensive. And the poorest people cannot afford because may mga tao low income salaries. Sa lahat ng naliligaw ng landas at naniniwala sa kasinungalingan ng South Mansion, especially Teresita, na dating solid FLM, sana magising ka na sa katotohanan at yung Norman Mangusin mo, ibinasura na ang nga ng COMELEC kaya number 44 na si Idol FLM sa balota. Lawakan ang isipan, pakiramdaman, lalo na sa kanilang pananalita tulad na lang si Idol FLM daw ay nasa pag-iingat ni Tatay Digong at minsan isang araw daw ay nagpunta sa mga congressman in the South at pagkatapos daw ay ito. Ayun na nga mga guys, paano kung hindi suportahan ni Idol si Inday? Yan yung iniisip nyo na nandun na kay Tatay Digong si Idol. Nako, bandang huli pala ay hindi si Sara ang kanyang susuportahan. Nora Valderrama, ask ko lang Karuman, naalis na rin ba si Atty. Johnny sa FLM family? Hindi po, nandyan lang po. Kailan lang nagpakita siya sa live ni Lemore sa mansyon? Bagong Pilipinas Channel, bakit hindi pa nakikita si Sir FLM sa TV commercial? Ay, hindi pa po. At meron silang iniisip pagdating na ng mga Abril-Mayo, yung last days na ng kampanya, doon pa lang ilalabas. Siyempre, mahal po. 600,000 bawat isang 30 segundo na paglabas. 600,000. Sabagay yung 30 segundo, matagal na yung. Kahit dapat gawin mo lang, hati-hatiin mo lang yung kahit 15 seconds lang na paglabas para makita lang yung kanyang pangalan. 15 seconds lang, mag-okay na yun. 15 seconds na commercial lang. May pakita lang yung kanyang may pakita lang siya. Ayun. Dito naman tayo sa kabila. Thirteen yung ating lang eh. Player Narce, wow, sabi niya. Lita Dagia, sa Cagayan Valley, malakas si Idol FLM. Alam kong hindi iiwan ng mga taga Cagayan Valley ang Agila ng Norte, lipad na Agila.
FLM lang ang malakas. Yan, tama. Malakas talaga dyan sa Cagayan, Isabela, si Idol. Belen Kadangan, dyan lumaki sa Isabela. SG Abra, wow, congrats sir, FLM. Number 44, Senator Francis Leo Marcos Agbiag. Nilo Ilaw, number 44 FLM para sa Senado. Fernando Bautista, boto ka namin, Apolacay, kasama ang buong pamilya ko at kamag-anak ng pamilya ng asawa ko. Last pa kita. Ipinakilala na dito sa Lanao, Ilocano nga road, na laing saan nga na imot. I love you. Yun! Lanao. Aparian ah. Baka sa Linao. O, Ilocano eh. Bibian Tome. FLM for me. Long live. Fernando Bautista. Apulakay. Sabi niya. Alicia Baltasar. Opo sir. Suportahan ka namin. Fernando Bautista. Tanggapin ba ni Ma'am Fortuna Marcos Barba kung di niya kadugo si Idol? Tama. Ipinakilala nila ang na sila ay bobo. May DNA at birth certificate. SPA pa. Gago talaga mga yan. Di makaintindi si Roman. Magaling pa sa abogado. Sabi niya. O tama. E pabayaan na, sarado na ang isip nila eh. Basher nga sila eh. Pabayaan na natin po. Kimen Limeschis, it's very pretty. This man named FLM have a good vision for our country. I hope with my prayer, God set him free to lead our nice bansa. Thank you, Sir Roman, for your patience to lead our subs from Germany. Sabina Guevara, FLM for Senator, number 44 sa balota. Bakit yung tumutulong siya pang nakulong? Samantala, yung malaki ang buwis na hindi nababayaran, ayaw ikulong. Yun na nga. Minsan ay, kumbaga, hindi pantay ang ustisya. Linda Cepeda, God bless you. Pero, ang alam ko dyan nangyari kay Idol ay isang divine intervention yan. Linda Cepeda, God bless you always, sir. Francis Leo Marcos for Senator. Nanding Mercado, Sir Roman, salamat sa buong puso mong pagtulong sa ating Idol FLM. Lagi lang sinasabi sa mga kamag-anak sa Pilipinas na iboto nila si Idol. Naway manalo siya sa tulong ng ating poong may kapal. Go, 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 Idol FLM. Number one sa Senado. God bless. Yun, tama. FLM Irving Antonio, wala nang ihigit pa sa mga nagawa ni Francis Leo Marcos. Iluklok sa nararapat na posisyon. Test by Ram. O nga, Roman, ang liwanag, sabi ni Idol FLM, basta FLM lang, for Senator, lipad, agila, lipad. Ayaw mga guys, at hanggang sa muli, ang inyong kaibigang Roman Carino LTV, laging sumusuporta sa ating pandemic hero Francis Leo Marcos, number 44, sa balota para sa Senado. Iboto natin, kung po pwede, siya lamang po ang ating iguhit para senador. Maraming salamat po. Ako'y magbabalik.